Hello mga master, kumusta? Jiros Taylor po at welcome po sa akin channel. Ngayon mga master, isisir ko sa inyo kung paano ako magsukat ng polo measurement sa ating customer mga master. So ito ang ating model, so itong susukatan ko ngayon, panoorin nyo lang. So start na tayo. Pagkita siya. So ayan, kapag nagsusukat tayo ng body measurement para sa polo, ang unang kinukuha ko talaga siya ay ang body length. Ayan siya. So ayan, kapag sa length ng polo, dalawa kasi ang standard na kinukuha dyan siya. Una ay ang sa length mula sa kanyang hips, sa second hips, magdadawal na ako dyan ng 1 to 2 inches para naman doon sa nakatuck in. Ayan siya, kasi kung nakatuck in kasi, halimbawa may Americana siya, naka-insert sa pantalon, kailangan kasi mahaba para paggalaw, hindi siya natatanggal. So mula sa second hips, magdadawal lang ako ng 1 inch to 2 inches. Ngayon, kapag hindi naman sa pang tuck in, pang ordinary polo lang, mula naman sa second hips, pwede ako magdadag sa saktong second hip or akit ako ng 1 inch o di kaya 2 inches para sa kanyang polo. So yun lang. So ito yung magiging measurement sa kanyang polo. Polo ito at saka barong. Ayan siya. So sa barong, usual kasi sa barong, mahaba talaga siya, hindi siya buti yung sa maiksi. Pero depende lang din kung short sleeve, okay lang siya yung mga ibang style naman ng barong. Tapos, yun nga, ito yung length mula sa first hips, doon ng 2 inches. Tapos, pagkasunod naman, kinukuha naman na ang shoulder. Dito siya, balikat to balikat, sa dulo, ayan siya, ito siya, shoulder. Tapos, mula pagkakuha ng shoulder, idudugtong ka lang yan dito, kukunin ko naman yung sleeve length, ayan siya. Ang sleeve length, mula yan dito sa galit kamay niya, ayan. So, ito yung kanyang sleeve length ng kanyang long sleeve. Ayan siya. So, sa Americana kasi, iiksi yan ng mga 1/2 para doon sa kanyang makikita yung kanyang top kapag sa Americana. So, eksaktuhan talaga ang long sleeve ng kanyang kamay. Mula dito yan. Mula sa may bukong-bukong, bababa ka lang ng mga almost 1 inch siguro yan siya. Ayan siya. Pagkatapos, kung saan kinukuha na ng sleeve length, dito naman kung sa kinukuha na ng armhole. Ayan siya, ganyan. Dapat nakapatong yun sa ibabaw, hindi yung hanggang dito lang. Dapat ipapatong mo talaga sa ibabaw. Ayan siya. Kasi dito kasi yung shoulder natin eh. So, ganyan. Tapos, katapos naman sa kanyang arm width. Ayan siya. Pag flat measurement, igaganyan mo lang siya, flat measurement. Ngayon, kung gusto mo naman sa mga, gusto mo na mag-plasing ng, magdadagdag ng plasing, pwede ka magdagdag ng 1 inch to 2 inches. Ayan siya. Depende na yun sa, gusto ng customer kung ano yung gusto niya na sukat. Ayan siya. Tapos dito naman sa cuff, ayan, ipa-flat measurement ko yan siya. Tapos magdagdag lang ako ng mga 3/4. So, ito yung 1/2 to 3/4 sa flat measurement, ayan. Ayan yung kanyang cuff. Ayan, para sa cuff ng kanyang long sleeve. 1/2 to 3/4. Tapos, kapag sa coat naman, ginaganyan ko naman yan siya. Ayan, dapat saktuhan lang ito. Ayan siya. So, sa video tutorial ko, mayroon naman akong naka-upload doon ng how to measure for coat. Yun na lang panoorin nyo para mas detalyado doon para sa Americana. Ayan siya. Tapos sa short sleeve naman, mula dito sa gitna, ayan, short sleeve. Kung gusto niya ng short sleeve, halimbawa ito yung gitna sa kanyang sleeve ng kanyang, sa kanyang siko, ayan, sa gitna. Estimate mo lang yung gitna, 13 to 7, so 6 1/2. Pwede ka magdagdag ng 1 inch hanggang 2 inches, depende sa gusto niya na length. Dati kasi mula dito, akit na ako ng, akit na ito ng mga 1 inch, hindi kayo 2 inches para sa kanyang sleeve length. Ngayon kasi, depende na sa haba, meron kasi gusto na maiksi. Ayan siya. At pagkatapos, dito tayo sa harap, kukunin naman natin ngayon ang, depende na sa inyo kung body or kaya kukunin na rin neckline. Ayan siya. Sa neckline, dito muna sa kinukuha, mula sa flat measurement, dagdag lang tayo ng 3/4 hanggang 1 inch. Ayan siya. Halimbawa ito, 15 1/2, pwede ka mag 16 1/4, pwede kaya, ayan siya. Kasi hindi kasi kailangang masikip sa neckline, kasi kailangan kasi may allowance para hindi masikip sa liig. Tapos, ito naman sa body, sa dibdib, sa chest, flat measurement, ganyan lang siya, ayan sa body. Tapos, baba mo lang sa waistline, kung saan yung kanyang pinakamalaki na part sa kanyang waistline, yung masusukatan mo. O, ayan siya.
Ayan, yung kanyang waistline. Tapos sa hips, dito naman yung sa kanyang hips. Ayan. Ayan siya. So ito, depende na yan sa hip kasi mahirap kasi ganyan siya. Para sa second hips, ayan siya. So yung iba naman, kumukha siya ng first hip, di kaya second hips. So ito, second hips na ito para sa long sleeve. Ayan siya. So ayan. Tapos kung sa short jack naman, sa length ng short jack, mula dito, mula sa kanyang waistband, sa kanyang pantalon, so ito pantalon, magda-down ka lang ng 2 1/2 inches hanggang 3 1/2 inches para naman sa kanyang short jack, sa length ng kanyang short jack. O depende na rin sa customer kung anong gusto niyang haba. Kasi yung iba kasi gusto pa rin ng mahaba kahit short jack. Pero ang short jack talaga ay maiksi lang. Halos mahaba lang siya ng konti dun sa kanyang waistline ng kanyang pantalon. Ayan siya. Para sa short jack. So, ayan lang po mga master kung paano ako magsukat ng polo sa barong at saka sa short jack. So, hanggang dito na po ang ating video mga master. So, paki-like ka lang din. Share and comment. Tapos, subscribe din mga master para sa ating channel. Tapos, ayan lang po mga master. Hanggang dito na po ang video. Maraming po salamat. And God bless po sa ating lahat.